Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, sobrang relaxing ng view. So if you want to know more about this place, just keep on watching. Pupunta tayo ngayon sa Ocean and Mountain Breeze Camp Resort located at Real Quezon. So, syempre, bago tayo bumiyahe ng malayo-layo, mag-gasap muna tayo. So, for this trip, our budget for gasoline was 2,500. So, yung car na dala namin is Vios, no? It's a 4-seater sedan. So, sana magkasya tong ginas namin or yung kinarga namin sa buong trip na to dahil alam naman natin kung gano'ng kamahal ngayon yung gasolina. So, tara! So guys, yung location, visible siya. That's why it's not difficult for us to find the resort naman. So just type Ocean and Mountain Breeze Camp Resort, no? Mag-a-appear naman na siya. But make sure lang na ma-download na yung map kasi once na nasa taas ka na ng bundok, wala nang signal. As in, wala na talagang signal. Kaya para hindi kayo mahirapan o maligaw, dapat downloaded na yung map natin. Pero actually guys, hindi naman tayo maliligaw kasi yung resort along the highway lang siya and yung daan papunta doon, dire-diretso lang. So ayan guys, may nakikita na tayong bundok pero malayo-layo pa dyan yung pupuntahan natin. Inabutan na rin kami ng ulan sa daan at paggabi na din. Kaya doble ingat kami sa biyahe namin kasi yung mga susunod na dadaanan namin ay puro bangin na. Sa part na to guys, meron pa namang signal pero unstable na. So better din na meron kayong mga downloaded na music para hindi kayo antukin sa biyahe. May mga kainan din na pwedeng hintuan. So kung gusto niyo mag-stop over, pwede rin naman. May mga bulaluhan, may mga lumihan. Dumating kami guys sa resort, umuulan pa so hindi ko agad na video yung place, no? But of course, I will show you their amenities. So itong malaking space na to guys, nandito yung kanilang basketball court. So ayan, meron silang ring. And then andyan din yung parking lot area nila. Next naman, punta naman tayo dun sa pool area. So, yung swimming pool is for kids and adults naman. Pero syempre, kung magsuswimming yung mga bata, dapat may nakabantay din. Meron ding mga cottages sa pool area na pwede nating tambayan. And guys, yung kanilang pool, walang heater, no? So, sobrang lamig talaga ng tubig. Tapos, malamig pa yung lugar. Kaya ako, hindi naman ako nakapag-swimming ng matagal. So next naman yung kanilang hall, no? So nandun yung kitchen, karaoke area,
billiards, and may rooms with CR. So, yung inclusions dun sa bedroom, meron tayong dalawang double bed dun. So, kasi siguro yung 6 to 8 packs, no? And then, pag naglagay kayo ng extra mattress, siguro magkakasya ng mga 10. Tapos, dun sa left side naman, meron ulit na tatlong rooms na ganun din, dalawang double bed din. Tapos, pwede kayo maglagay ng extra mattress. Tapos, may CR din naman. So after ng 100,000 money bouquet surprise para kay Ate Girly, magte-trek naman tayo. Sakto naman huminto yung ulan, pero medyo basa pa yung lupa. Pero sabi nung tour guide namin, pwede naman kaming mag-trek papunta sa falls. Tapos yung mga bata, pwede rin silang isama basta mahahandle niyo sila. Pero syempre, I suggest, wag na natin sila isama para hindi rin tayo mahirapan dahil medyo matarik yung mga dadaanan natin. So, yung trekking time naman namin is 25 to 30 minutes, no? Papunta dun sa falls. Ayan, narating na namin yung falls, no? So, hindi naman siya super taas, pero syempre, since falls nga siya, napakalamig ng water talaga. So, ayan siya. Tapos, nagstay kami siguro mga 30 minutes lang. Kasi, pa-lunch time na rin naman. So, another 30 minutes. Paakyat. Kaya, saglit lang naman kami dito. Malwa lang hawakan. Thank you.
pauwi na tayo ng Manila. So, umalis kami mga 1 PM or 1:30 para hindi masyadong gabihin sa daan. Dahil ang travel time, syempre, pabalik 3 to 4 hours ulit. And finally, nakauwi na kami. So, makakatulog na ng maayos si King King at makakakain na siya ng maayos. The rate naman guys, yung standard nila is 25,000, good for 25 packs for 22 hours. So kami, more than 22 hours yung stay namin and more than 30 packs din kami. So may mga additional charges yon. So ayun lang naman guys. This is to give you an idea rin kung saan kayo pwedeng pumunta this summer since medyo mainit na yung panahon at kung saan din kayo pwedeng mag-family outing. So guys, share ko lang, monetize na kayo, kaya sana huwag niyong skip yung ads. So thank you guys for watching, sana nag-enjoy kayo and please don't forget to like, share and subscribe. God bless! Thank you.